Hello po mga ka-Greeny. Good day po mga ka-Greeny. Good afternoon po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng ilang araw na ulan, 2 to 3 days, at cloudy day, ayan po, sumikat po si Haring Araw dito sa area ko sa Manila. Masaya na naman ang aking mga plants kasi rain or shine. Okay po yung umaraw ngayon kasi marami po akong napansin na medyo basa pa ang kanilang soil. So wag ka muna uulan dahil basa pa ang kanilang soil. Tsaka ka na umulan kapag nag-dry na sila. Doon nagiging healthy ang ating mga cactus and succulent. So meron pong event sa plaza namin kaya medyo lalakasan ko yung boses ko dahil naka-mic si ate dun sa plaza namin. Rinig na rinig dito sa taas. Malakas pa yung boses niya sa akin. So lalakas ko na lang po. At ngayon, meron po akong ginawa sa aking mga moon cactus. Ayan po yung moon cactus ko. At lumiit po yung kulay pink ko kasi po, pinopagate ko na po siya. Ayan. Tinanggal ko na po lahat. At nung natanggal ko na po sila lahat, ganyan lang pala siya kaliit. Kailangan ko na siyang tanggalin kasi po, hirap na po ako tingnan sila. Parang ako po'y naaawa na sa kanila. At pwede na naman din siyang tanggalin kasi malaki na po siya. Mga 1 inches na siya. Ganyan na po o, para makabulusok na siya ng laki. Kagaya po ng aking... Ganito po, ayan, malaki na po siya, galing po siya dito sa mother niya na yan, ayan po o, oh. Yan, galing po siya dyan, yung mga mas maliit po dyan ay eto, ayan, pero eto po yung malaki ko ngayon, mas okay po na igaganito ko na sila para po lumaki na sila. Kasi po, kapag hindi ko sila tinanggal sa mother nila, hindi kasi sila magkakaroon ng chances na sila ay mas lumaki pa. Kasi nagsisiksikan po sila kagaya po nito. Ayan po, oh. Iniwan ko po yung red. Gaya ng red, ayan po, dikit-dikit na. So, paano pa sila lalaki? Kaya kailangan po talaga paghiwalayin na sila. Ito rin o, yung yellow. Yung yellow, mas malaki po yung mother niya compare sa orange. At may mga tinira ako, mga maliliit. Ito po. Meron pang mga malalaki konti. Pero ayan na lang muna po yung, ito na lang pala muna yung kinuha ko. Kasi sobrang dami niya. Kung mas marami po yung pink, mas marami po yung yellow. Tingnan nyo, may natira pa sa yellow. Ewan ko lang sa red kung may matitira pa sa kanya. Pero feeling ko meron pa kasi meron pong mga maliliit dito. So, ito na po yung aking ginawa. Ayan na po sila. Ito yung yellow. Sa isang pot, hook hanging po yung aking ginamit. Ay! Ayusin ko lang po. Natumba siya. Kasi marami po akong hook hanging. At ganyan po yung pagkakaayos ko. So, apat lang po yung nilagay ko. Kasi baka pag lumaki naman po sila hanggang dito, baka magtatamaan na naman sila. So, apat-apat. So, 9 yung dito. And then, 9 din dito. So, meron akong 18 na yellow na cactus na full variegated. Gusto ko po yan. Full yung kanyang variegation. Kasi yung iba, ayan po, hindi po full variegation. Meron pong mga may mga second color sila kagaya po nito. Pero ito, yung mga nasa moon cactus, full variegation po talaga sila. Wala po silang halong kulay. At yung pink ko naman, ayan nga ang aking pink ngayon, maliit po sila kumpara sa yellow. At ito po yung nakuha ko sa kanila, madami-dami din. Dito 8 at merong maliit, ayun po. Dito medyo madami-dami, ayan po. 8
10-12 ang nandito sa pot na ito. Yung red po ay iniwan ko kasi may gagawin pa po ako dyan. Sa magtatanong kung ano po yung potting mix ko sa aking mga cactus or sa aking mga moon cactus, kasi po merong na naman pong nagtanong sa akin kung ano po yung aking potting mix. So ang potting mix po sa lahat po ng aking mga cactus ay apat lang po ang components: inorganic at organic. So yung organic ko po ay vermicast, pangalawa ko po na components ay rice hull, at yung pangatlo ko ay Benguet soil compost. Yun po yung mga organic. At yung inorganic naman ay yung fumies. Ayan po, kasi good for aeration lang po yung tulong ng fumies sa atin, or yung chunkiness din. Yun po ang potting mix ng aking mga cactus and succulent. Kung ano po yung potting mix ko sa cactus, ganun din po sa succulent. Before, naghahalo po ako ng kokopit sa aking mga cactus, pero ngayon hindi na, kasi pwede naman pong haluan, pwede rin pong hindi. Naghahalo po ako before ng kokopit kasi meron lang ako. Meron lang pong nagbigay sa akin. Hinahalo ko lang po siya. Pero kung wala naman po kayong kokopit, okay lang po yan na wag ninyong lagyan. Hindi ko po sila dinip sa cinnamon nung nilagay ko sila dyan. Kasi subo ko na po na kapag tinanggal ko po sila dito, nilalagay ko po agad sila sa aking potting mix, buhay naman po agad sila. So ngayon, maglalagay po ako ng Osmo Coat. Dahil ganyan po kalaki yung kanilang pot, medyo dagdagan ko na lang po yung dami ng Osmo Coat ko. So ito yung aking Osmo Coat. Magre-refill na lang ko pag kulang. Diyan ko lang muna siya ilagay. Ay tayo. Ang Osmo Coat po ay slow release po. Unti-unti po siyang nagbibigay ng pataba, fertilizer sa ating mga cactus and succulent. 3 to 4 months po bago mawala po yung ating mga Osmo Coat. So ito yung yellow na yan. Natutunaw po yan. Nawawala siya. So nagmimix po siya dyan sa ating soil, at nagdi-distribute po siya ng pataba sa ating mga cactus and succulent. Ayan. Maliban po sa Osmo Coat, meron din po akong every week na fertilizer, or every 2 weeks na fertilizer. Kasi po, mas okay po na may ganun tayo. Dahil ang Osmo Coat ay matagal po siyang nag-release ng vitamins or ng fertilizer sa ating mga cactus and succulent. Kaya may support din tayo or pack up na other fertilizer. Yung ini-spray. Ayan. So, pwede po siyang nakaibabaw. Ganyan. Pwede rin po siyang ibaon sa lupa. Pwedeng-pwede. Kung di nyo po nakalimutan na ilagay po siya ng hindi nakabaon. Halimbawa, nagpapat po kayo, pes nakalimutan nyo siyang ilagay, pwede na po yung ganito. Yan. Maglagay na rin po ako dito kasi parang wala na siya, oh. Maglagay na rin ako ng mga fertilizer dito sa aking moon cactus na to. Kasi parang wala na akong napansin sa kanila. Eto. At ayan. Ayan po. So, dyan ko muna sila ilalagay. Naliliman pa naman po sila. Kapag maaraw na, matindi na po yung sikat ng araw, ilalagay ko na po sila sa shaded area kasi
sila po ay wala pang roots, mas okay po na ilalagay muna natin sila sa shaded area na maliwanag naman at nadadaanan sila ng sikat ng araw. Huwag po muna natin sila biglain sa sobrang init ng araw kasi po masusunog talaga po sila. Or kung hindi man masunog, pwede silang mamatay. Tinanggal ko na po ang mga offset nila, ang mga babies nila sa kanilang mother. At ayan na po ang aking ginawa. That's it for today mga kagreeny. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko. Cactus po and succulent. Please po palike po ng video ko na ito. Pa-share na rin po. And don't forget to subscribe. Ana Duran po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga kagreeny.